Hello guys, this is continuation of our discussion. Okay, back na tayo. Common defense mechanism, displacement, rationalization. Pag sinabi natin displacement guys, strong emotions such as anger is displaced onto another person or object as the recipient of said emotion. Pag galit tayo guys, may mga bagay tayo o tao tayong pinagdidiskutahan ba? Kunyari, ikaw galit ka. Yung galit mo, para mawala to, parang may sinasaktan kang ibang tao o may sinasabi ka sa ibang tao na masakit para mawala lang yung feeling ng strong emotion mo na yan. Yung rationalization guys naman ay justify their behavior to themselves and others by making excuses or formulating fictitious socially approved arguments to convince themselves and others that their behavior is logical and acceptable. Ito guys yun sa mga ano, for example natin yung mga probinsya. Kasi meron silang kanya-kanyang paniniwala na hindi naman tama para sa atin. Hindi normal, kumbaga. Sa kanila normal yung guys. Pero pagdating sa atin na dayo ba, hindi normal sa atin yan. Yung mga fictitious belief nila yan. Kaya kapag ganun guys, dapat ikaw yung mag-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Yung compensation, by concentrating or another area where they can excel. Ito guys, isang defense mechanism na to. Gumagawa tayo ng isang bagay kung saan tayo nag-excel, kung saan tayo magaling. Kumbaga, hindi na natin pinapansin yung iba. Basta, kung saan tayo magaling, doon tayo nagpo-focus. What defense mechanisms are you using when you accuse your friend or envious or someone when the truth is you are the one who is envious? Guys, dito naman sa projection, siya kumbaga nag-a-excuse ka sa kaibigan mo. Pero kung totoo, talagang ikaw yung may envious talaga sa sarili mo. Kaya dapat, yan yung mga tinatawag natin mga projectionist o projection. Yan. Projection, reaction formation, denial. Reaction formation, develop of a trait or traits which are the opposite of tendencies that we do not want to recognize. Like, parang pares na sa rationalization guys. Nakakatulad ng sinabi ko, meron kapag pumunta ka sa isang lugar, meron mga bagay o traits o fictitious belief na may pinapaniwalaan sila na hindi natin alam sa sarili natin. Alam naman natin sa sarili natin na parang hindi naman normal. Pero para sa kanila, normal yun. Doon naman tayo sa denial. When a person uses this, he refuses to recognize and deal with reality because of strong inner needs. Sa denial guys, hindi, kumbaga hindi tayo basta-basta naniniwala, hindi natin nire-recognize ang isang bagay because kasi naniniwala tayo sa reality, hindi yung basta-basta tayo naniniwala. Kumbaga dinideny natin siya, kumbaga hindi tama yan. A child is a victim of child abuse, she forget the experience but growing up, she has difficulty trusting other people. Repression. Okay, next tayo, nandito yan. Repression and suppression. Dalawang bagay guys. A conscious process whereby painful traumatic experience are completely preventive from entering consciousness. Suppression, conscious activity by which an individual attempts to forget emotionally disturbing thoughts and experience by pushing them out of his mind. You are tied to your superior knowing that this is wrong. You control your emotion. Kumbaga mayroong isang bagay na alam mo namang mali sa sarili mo. Kaya kinukontrol mo to. Yan yung suppression na tinatawag natin guys. Yung subject tayo sa repression. Yung repression dito, victim, child abuse, she forget the experience but growing up, she has difficulty trusting. Ito guys, mahirap to. Kasi habang tumatanda ang isang bata, o bata pa lang siya, naranasan niya na yung hirap talaga, tapos yung hirap na siya magtiwala sa ibang tao dahil inaabuso nga siya. Yan, repression yan guys. Kumbaga, nagiging sanhi rin ito para magkaroon ng hindi magandang pakikipag-ugnayan yung bata sa ibang tao. Kaya yung hirap talaga siya magtiwala. Repression and suppression. Sample question. Yan. Person reverts to a pattern of feeling, thinking, or behavior which was appropriate to an early stage of development. Alam mo naman sa sarili mo kung anong tama at mali, pero pinipili mo pa rin yung mali. Yun, hindi normal guys. Pero kung pinili mo yung tama, yun, ang normal. Substitution, identification, sublimation, fantasy. Substitution, overcome feelings of superstition and shyty by achieving alternative goals. Gumagawa ka ng ibang bagay na alam mong hindi mo kaya, kaya gumagawa ka ng iba
Yung kumbaga sinasubstitute mo siya para makuha yung achievement mo sa buhay. Identification, seeks to overcome his own feelings for inadequacy, loneliness, or inferiority by taking on the characteristics of someone who is important to him. Yan. Yung own feelings mo na. Loneliness, improvement by taking on the characteristics of someone who is important to him. Mga taong importante sa'yo. Kumbaga, pinoprotektahan mo sila na hindi sila mapahamak ba. Sublimation, drives which are so consciously acceptable, unacceptable are diverted into personally and socially acceptable. May mga bagay na mali na talaga. Yung di na tama talaga. Pero dinadivert natin ito para maging tama. Na-accept natin guys. Kung baga may kabit yung asawa mo. Tapos tinatanggap na agad. Kaya marami nagpapatulpo eh. Fantasy, imagination yan. Mahilig kang mag-imagine guys. From the word itself na yan. Yan. An intense, unrealistic fear in this case. Anxiety is a focus so intensely on someone or some objects or situation that the individual is acutely uncomfortable around it and will often go to great pain to avoid it. That is phobia. Next ano na tayo, topic na tayo. Behavioral disorder. Psychosomatic disorder, neurosis, anxiety disorder. Yung psychosomatic disorder caused by mental or emotional problems rather than physical. From the word itself, guys, mental or emotional problems sa loob na to. Hindi natin ang physical illness, guys. Ha? Neurosis, emotional illness in which a person experience strong feelings of fear or worry. Guys, ito yung mga taong madalas matakot o mag-worry sa paligid niya. Kung may mga taong maggagawa sa kanya ng masama, ay lagi nag-iisip yan. Anxiety disorders, fear of nervousness about what might happen. Hindi pa nangyayari guys, pero natatakot na siya. Muna, anxiety na siya sa sarili niya. Phobias, ayan. Type of phobias, acrophobia. Yung may mga takot sa mga heights, katulad ng mga building, tingin mo sa baba, takot na takot ka na. Meron ka ng acrophobia. Baka nandito kayo guys, kaya tingnan nyo mabuti. Kasi hindi nyo alam na meron na pala kayong phobia sa isang bagay. Open space and marketplaces. Kumbaga pumunta ka sa palengke guys. Hindi ka kasi sanay, kumbaga hindi ka sanay na maraming tao. Kaya yan, may agoraphobia ka. Malgophobia, pain. Takot kang masaktan. Kaya huwag kang magmahal. Ah, sakit ka. Astrophobia, storm, thunder, and lightning. Yan, kapag umuulan guys, kapag may kulog, takot na takot, nagtatago sa ilalim ng kama. Genophobia, fear of dogs, takot sa mga aso. Claustrophobia, close places, takot sa mga masiskip na lugar. Hematophobia, takot sa dugo. Kaya ito, mga bawal ito mga mag-nurse. Mamaya mag-donate ng dugo, baka may matay. Mysophobia, contamination of germs. Ito yung mga perfectionist, yung ayaw nila madumihan, ayaw ko nang marumi, ayaw ko nang madungis. Yan, bawal ka dito. Bawal ka sa criminology kasi alam nyo naman. Monophobia, being alone. Yan, mga introvert. Gustong gusto yung mapag-alone sila. Nyctophobia. Ay, takot sa monophobia pala. Takot sila na, kumbaga, na mag-isa. Nyctophobia, darkness. Takot sa dilim. Oclophobia, kabaliktaran ni agoraphobia, si octophobia. Ito takot sa open space, ito takot sa crowd. Ah, magkapares, alas mong kapares ng bala. Ah, sorry. Hydrophobia, water, takot sa tubig. Yan, kaya kung ayaw nyo mag-swimming, huwag na kayo mag-swimming. Pathophobia, disease, takot sa mga sakit-sakit. Pyrophobia, fire. Merong kabaliktaran ng fire, guys. Yung, ewan ko eh, basta yung parang gustong-gusto niya yung may apoy sa paligid niya. Sakit din yung guys. Zoophobia, animals or some particular animals, takot sa mga hayop. Obsession compulsive disorder, obsession. Thoughts and impulses which occur in the person's mind despite attempt to keep them out. Yung may gusto kang kalimutan guys, pero hindi mo makalimutan. Yung baga, masaya yung pinagsamahan nyo. Tapos, gustong-gusto mo pa rin siya. Yan, obsessed ka na guys. Disorder na yan, hindi na normal yan. Kung baga, ang tagal nyo na, isang taon, dalawang taon, pero hindi mo pa rin siya makalimutan. Hinahanap-hanap mo pa rin siya.
This unresistible urge to engage in certain pattern of behavior, compulsion, at dahil dyan, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi tama. Example of compulsion, aristomania, the impulse to count anything. Mahilig ka magbilang para mawala yung sakit-sakit mo na yan. Dipsomania, the impulse to drink liquor. Imbis na maipag-usap ka sa ibang tao, nakukuha mo mag-inom para mawala yung mga depression. Homicidal man, yan. Yung mga delikado na guys. Try to kill yourself. Parang the world itself, homicide na. Kleptomania, to impulse to steal, yan. Mga shoplifter, yan, yung mga sakit nila. Megalomania, impulse for fame or power. Takot ka sa kasikatan o sa kapangyarihan. Pyromania, the impulse to set fire. Ayan, karbiglitaran nga kanina na sinabi ko guys, di ba? Yung isa ko, kanina, yung isa, sabi doon kanina, takot sa apoy. Ito, takot na yun. Ayan, ako po, nawala na. Yan lang guys, ha? Tingnan natin ulit. Ayan. Loko na. Okay, balik tayo guys. Yan, the impulse to set fire. Yung kabaliktaran niya kanina. Balikan niyo na lang. The impulse to take one life. Yan. Gusto mong kumuha ng buhay ng iba. Ito. Lala na. Okay. The involved neurotic pattern in which the individual complain of bodily symptoms. Makikita natin yun dito. Somatoform disorder. Soma means body. Mga gumagawa ka ng crime. Means body. Somatoform. Personality disorder are class of personality times are behavior. Define an enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from the expectation of the culture of individual who exhibit it. Yan, nandito na tayo guys sa personality disorder. May kanya-kanyang mga personalidad ng isang tao. Kumbaga, yung mga sakit nila, may kanya-kanyang level. Dito na natin malalaman sa discussion na to. Yan. Type of personality disorder characters by suspicious, hypersensitivity, rigidity, envy, and others. Yan. Paranoid personality disorder. Yan. Masyado kang suspicious, hypersensitivity, yan yung mga tao na yan. Tendency to blame others for one's own mistake and failure and to ascribe evil motives to others. Paranoid, from the world itself, guys. Masyado kang suspicious sa mga tao sa paligid mo. Kaya, nauuwi ito sa mga mistake o failures. Kaya nakakagawa ka ng mga evil motives sa ibang tao. Yan. Types of personality disorder. Guys, tingnan nyo. Baka nandito kayo sa isang sa mga isa na ito. Ingat kayo. Schizoid. Lack of interest, social relationships, loners. Yan. Introvert. Mga gusto mapag-isa. Schizoid type. Exhibit odd behaviors based on beliefs, magic, or superstition and may report unusual perceptual experience. Yan. Based on belief na. Belief sa paniniwala na yan. Superstitious. Mga kakaibang paniniwala na hindi normal sa isang tao. Histrionic, excessive emotionality, attention seeking. Yan. Gusto nila yung lagi silang napapansin, guys. Kasi yung mga papansin ba? Narcissistic, individual with this type of person have pervasive sense of self-importance. Yan. Mahal nila yung sarili nila. Tingin nila sila yung pinakamagaling at pinakagwapo. Narcissistic. Antisocial, inability to comport to social norms. Hindi ka, kumbaga, hindi ka basta-basta nakikipagulo-bilo sa ibang tao. Gusto mo, lagi ka mapag-isa. Anti-social ka dyan, guys. Yung borderline is instability reflecting in drastic mood, shifting behavior problems. Dahil sa pagiging, yung sa instability mo, hindi ka, yung mga mood mo sa sarili mo, hindi mo naayos. Kaya nagiging behavior problems to. Avoidance. Excessive fear of criticism or rejection. Takot ka ma-reject sa buhay mo. Dependent. Inability to make even decision. Ayan. Yung sa hindi ka, lagi ka nakadepende sa ibang tao. Compulsive. Excessive concern with rules. Yan. Masyado kang strict sa rules. Gusto mo laging nasusunod. Ayaw mo nang, kunyari, bawal tumawid. Hindi ka talaga tatawid. Yan. May compulsive ka, guys. Passive-aggressive. Person comes to anticipate of his need will always be made gratified. Gusto niya lagi na kuha yung mga